Hello guys, welcome to Libra Philippines. This is for Libra money reading. So money reading tayo. Pero of course, take only what resonates kasi of course, general pa rin ito. Hindi ko masabi kung makaka-relate ka or hindi, pero kung hindi ka nakaka-relate, 'wag mong pilitin. Okay, and kung makaka-relate ka, kunin mo lang 'yung mga magre-relate sa iyo. So this is money reading for Libra. Mga messages for Libra. Pagdating sa money. Okay. You do have your racing. Bounty hunter. Obsession. I feel like may mga maghahabol or naghahabol na sa iyo ngayon, and they want you. Gusto ka nila. Bakit? Kasi pwedeng may makukuha sila sa iyo or may kikitain, pwedeng ganun. Pero you're trying to avoid them or pwedeng hindi mo na kailangan or hindi mo na ibibigay kung ano yung mga kailangan nila. You do have your on the table. So, this is an offer. Yeah, yung iba sa inyo, ang gusto is, they want to talk to you. They want to, you know, pwedeng may mga offer or proposal sila sa'yo. There's some kind of documents na parang, kailangan nila sa'yo. Okay? Some of you, it's an offer na pwedeng, For example, loan, ano? Of course, may mga loan agent or what na pwedeng mag-message, makipag-communicate sa'yo. They would tell you about this loan whatsoever. And then pwedeng i-avoid or hindi mo na ibigay kung ano yung gusto nila. Example lang yan. I'm not saying that is your situation. But anyway, anong advice sa mga Libra pagdating sa money? Advice sa mga Libra pagdating sa money. Spirit guides, angel guides, money advice for Libra. You do have your crush on the table. Wait lang guys. Archangel Michael. Done. And this is completion, lesson learned. Okay. The energy here, the advice for you. Pwedeng ito ay advice regarding this proposal, regarding this offer, commitment. Yung sinabi ko nga sa'yo kanina, pwedeng yung mga iniaalok sa'yo or mga ibibigay sa'yo, ipapakita sa'yo or mga may kailangan itong mga taong ito sa'yo. Pwedeng dahil kikita sila or whatsoever. The way I see this with the crush, sad, broken, feeling alone. And you can see a bike here. So may makikita kang bike dyan. Pero yung bike is already broken, sira. So, yung iba sa inyo, pwedeng nakikita mo yung potential or makikita mo yung kahalagahan itong bagay na ito. Okay? Pero, ang tanong, magagamit mo ba? Kailangan mo ba siya ngayon? Parang ganon. Kasi, the way I see this, hindi mo na siya kailangan or hindi mo siya magagamit. Okay? Sa ngayon. And, with the Archangel Michael, you are already protected and ito parang sinasabi sa yon, prevented from harm, divine intervention. So nakakakita tayo dito na parang inilalayo ka lang sa disgrasya or parang sabihin na natin protectionan mo rin ang sarili mo if you feel like na hindi mo naman na kailangan, mas magbe-benefit sila sa'yo. And then,
don't take it. No? Don't take it. It's like, for example, you're walking on a sidewalk and then may makikita kang ganitong itsura na bike, ano? Hindi ka pa naman walang-wala para kuhanin mo yung bakal-bakal na yan para ibenta sa junk shop. You know what I mean? It's like, if it's a bike na gumagana, okay lang na kunin eh. Kaya lang, the way I see this, konti lang yung makukuha mo, and then, ang tendency, ikaw pa yung mahirapan. Okay? Kung paano mo gagamitin ito. Parang pag-iisipin ka pang mabuti. Ngayon, bahala ka na ilagay isa ang sarili mo sa sitwasyon na yon. I'm not saying na ito talaga yung sitwasyon mo na ikaw ay may bike na nakita, etc. Ano lang, ini-interpret ko lang sa'yo yung kung ano yung nakikita ko and nababasa ko dito sa cards. Now, ikaw na bahala maglagay nun sa buhay mo kung paano mo siya isa sa buhay, kung paano mo siya i-relate. Well, I told you, yung iba sa inyo, maybe it has something to do with a loan. Kailangan mo ba talaga? Parang ganun, hindi naman, di ba? Mamaya, makuha mo na hindi mo naman alam kung saan magagamitin, kung paano mo siya gagamitin, etc. Kaya nga, katulad nga ng isang bike na pag pinulot mo, tapos sira naman yun, paano mo yun gagamitin? Ang alam mo lang doon is, pwedeng ibenta sa junk shop, which is, hindi naman talaga yun yung pinaka-purpose ng bike. You know what I mean? Hindi siya ginawa para ibenta sa junk shop. Talagang ginawa siya para gamitin. Which is, hindi mo naman siya magagamit. So, you know what I mean? Sana nakukuha mo yung message dito. And you do have here done. And it is saying na kung ano man yung mga dahilan kung bakit napalapit or lumapit ka sa mga taong ito or kung bakit nagkaroon ng dahilan para ma-meet mo itong mga taong ito na magbibigay ng proposal sa'yo or offer, maybe na-magnet mo sila papunta sa'yo because they saw you as an opportunity. Nakita kanila na may opportunity. So sila yung lumapit. Hindi dahil yung iba iisipin nila, baka kaya ito ipinakilala or kaya ko ito nakita out of nowhere or bakit ito dumating sa buhay ko out of nowhere, itong taong ito or itong proposal na ito ay dahil baka ito na ipinapanalangin ko noon. Hindi. The way I see this, kaya mo sila nakita or kaya sila lumapit sa'yo kasi nakita nila yung opportunity sa'yo. Okay? And tell me about this, please, Spirit Guides Angel. Guys, wait lang, guys, ha? Okay, one last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides Angel, guys. Libra money. Money reading for Libra, please, Spirit Guides Angel, guys. You do have here, come together. Ayan. Come together. Interview, synchronicities, and poison. I'm seeing a person, pwedeng nakikita mo ito as a very toxic person or as much as possible, ayaw mo kausapin kasi baka baka hindi niya magustuhan yung mga sasabihin niya or whatsoever. But there's a person, I'm feeling like a person in the past na pwedeng makipag-usap sa iyo about something. I can see contract here. Tell me about this.
You do have here a roller coaster. So, pwedeng itong message niya sa'yo is makapagpa-excite sa'yo. You do have your commitment coming from this person. So, kung ano man itong possible na i-offer. I'm pertaining to a person, guys. Wag mong maguluhan na. Kasi yung kaninang nakikita natin na person or maybe people na kumakausap sa'yo or kakausap sa'yo is nakikita natin sila yung mas magbe-benefit sa'yo. And the way I see this, hindi mo sila kailangan. Kailangan mong i-chopwera. Okay? Protect yourself. Now, meron akong isa pang person na nakikita dito na there's a possible kontrata, pag-uusap regarding sa inyo. And there's long-term commitment sa inyong dalawa na itong person na ito. And this will excite you. May excite ka dito. And what's with the poison? Clarify the poison, please. The poison is clarified by the Verge. Yeah. This person is going to reveal something to you. Pwedeng may malalaman ka about this person na either hindi mo magugustuhan or maybe this is a tragedy. Nakakita tayo dito ng tragedy. The reason kung bakit hindi itinuloy yung mga action before or kung bakit hindi niya tinuloy yung pakikipag-usap sa'yo before about something. So, pwedeng may malaman ka dito sa person na ito. Kung hindi man siya yung mismong toxic na tao, maybe there's a toxic situation sa buhay niya na pwedeng maikwento or ma-reveal niya sa'yo upon this pag-uusap. And I can see possible commitment, partnership sa inyo nitong taong ito. And sabi ko nga, nakakapagpakita ito ng excitement para sa'yo. And what is the advice regarding this? Okay, the advice here, you do have your divine feminine lost. Clarify the lost, please. You do have your love and divine masculine. So, divine feminine and divine masculine is here. Tapos kanina nagpakita sa akin sa bottom of the deck is soulmate. I feel like itong connection ninyo is meant to happen. Dapat siyang mangyari. Ngayon, connection or ang contract, you know, itong kontrata ninyo, itong partnership ninyo is dapat siyang mangyari. But once na mangyari ito, there's pagka-cut off na mangyayari muna with regards to other contracts or other people or pwedeng may mga bagay na hindi nag-work out sa inyo in the past. Maybe career or business or pag-uusap or meeting na hindi nagtuloy. Either hindi nagtuloy yung plano or whatsoever, or pwede nagtuloy tapos natapos din. So, if this is the person, nakaka-relate ka dito sa energy na ito kasi may pagka-cut off or, you know, pwedeng minsan na nawala na itong taong ito. That's why may pagkagulat nga sa kanya kung bakit bigla siyang magre-resurface or bigla siyang makikipag-usap sa'yo. Di ba parang ang tagal nito ha? Parang wala na ako masyadong balita dito sa tao, tapos biglang ganito, ganyan. And this person is maybe siya talaga yung partner na hinahanap mo or maybe a person na makakatulong sa'yo para bumuo ng something, which is this love. This is showing as a very beautiful card. And yeah, bubuo ng something na napakaganda para sa inyong dalawa. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.